Hi guys, this is Randy Paa. Isishare ko po sa inyo ang technique kung paano natin lagyan ng color and flavor ang boiled icing para mas masarap at katakam-takam. Dahil masilan si boiled icing, kailangan natin siyang i-direct para hindi maepektuhan yung pagka-stable niya. Panoorin niyo po mga kabakers. 1 cup and 1 tablespoon white sugar. Chef, pwede bang 1 cup lang kasi natatamisan ako? Yes, pwede. 1 cup water. 1/2 teaspoon Primera Flavocol, strawberry color and flavor. Napakabango po nito mga kabakers. Favorite ko pong pang flavor ang Primera Flavocol. 3/4 teaspoon strawberry powder food color. Ishi, paano bang magsukat ng 3/4 teaspoon? Isang 1/2 teaspoon, isang 1/4 teaspoon, yan po ay 3/4 teaspoon food color. Kung wala kayong powder food color, pwede kayong gumamit ng gel or liquid food color. Okay, i-on ko na. Kapag induction cooker po ang gamit nyo, number 2 ang init. Kapag gas stove naman po ang gamit nyo, medium fire. Kailangan natin siyang pakuluan ng 12 to 15 minutes. Hindi natin siya pwedeng madaliin para makuha natin ang super stable na boiled icing. At siguraduhin lahat ng ating gamit mga kabakers ay malinis. Mixer, kawali or bowl. Kailangan walang patak-patak ng oil dahil magiging lugaw ang ating birang or boiled icing kapag mayroon itong patak-patak ng oil. Or kahit pa ang white sugar kapag minsan mo na itong ginamit na pangcoating ng donut ay hindi na pwede gamitin sa boiled icing. Ang technique po na ito mga kabakers ay direct color kapag gusto nyo po lagyan ng flavor ang boiled icing. Kasi kapag steep bake na siya, hindi na siya pwede lagyan ng kahit anong liquid, food color or color and flavor. Dahil magiging malambot ang ating boiled icing kapag lagyan natin ng liquid. Okay, sasagutin ko muna ang mga tanong nyo sa akin mga kabakers doon sa Facebook. Chef, kapag natapos nang i-frosting sa cake, ang boiled icing pwede ba siyang ipasok sa rip? Ang sagot, big no. Hindi pwede mga kabakers. Dahil itong pinapakuluan nating white sugar, ang purpose nito para siya maging malagkit at matutuyo. Once na ibuhos natin ito sa mirang, siya po yung bumabalot sa mirang at natutuyo. Kaya siya magiging stable ang ating boiled icing dahil sa white sugar na natutuyo. Ang lamig ng rip ay nagproproduce ng water at umaabsorb hanggang sa ilalim. Ang white sugar na natutuyo at ang water ay magkalaban. Kaya habang patagal ng patagal siya sa rip, palambot ng palambot at patunaw ng patunaw. Kaya hindi siya pwedeng ipasok sa rip. Sa room temperature lang po siya pwede. Chef, pag mainit ang panahon, medyo warm dito sa amin. Okay lang ba siya? Yes, dahil ang boiled icing ay hindi katulad ng butter na pag nainitan ay natutunaw. Ang boiled icing ang nagbibigay ng buhay ay ang white sugar na natutuyo. At ang white sugar at ang egg white ay hindi matutunaw sa mainit na panahon. Mas lalo pa siyang mag-i-stable dahil mas lalo pa siyang matutuyo. Matutunaw lang ang white sugar na natutuyo kapag ipasok sa rip dahil sa lamig ng rip na nagproproduce ng water. Kaya hindi siya pwedeng ipasok sa rip. Sa room temperature lang po siya pwede. Marami po akong nakikita na mga post sa Facebook na ang boiled icing nila ay parang ice cream na natutunaw at naghahanap ng kasagutan. Ngayon, isishare ko po sa inyo mga kabakers ang 3 secret technique na dapat nating gawin para maging super stable ang ating boiled icing at sasamahan niya ang buhay ng ating cake sa room temperature. Number 1, kailangan hindi po kayo magkulang sa sukat ng water. Hindi bali ng magsubra. Huwag lang kulang. Kapag sobra sa sukat ng water, walang problema. Mag-add lang ng time sa pagpapakulo.
ito ang dapat nating iwasan, ka-bakers. Kapag kulang sa sukat ng water, mabilis siya maging malagkit at hahanguin mo na kaagad at ibuhos sa mirang. Ang resulta, hindi siya stable, panandalian lang yung pakikisama niya na para bang relationship na paasa. Kung kailan mo pa siya minahal, saka ka pa iniwan. Kapag masyado ka pang nagkulang sa water, ang magiging resulta, magbuo-buo ang sugar. Kahit pa mag-add ka ng water, hindi na siya matutunaw pang muli. Kapag buo-buo na ang sugar, wala nang ibang solusyon kundi palitan na lang. Number 2 technique, huwag po kayo gumamit ng kawali or kasirula na manipis sa pag-build ng sugar dahil mas mabilis matuyo ang water at magiging malagkit kaagad ang sugar at yan ang magiging dahilan kung bakit hindi super stable ang ating boiled icing dahil kulang pa sa pagpapakulo. Number 3 technique, kailangan nyo pong ma-achieve ang tamang pag-build ng sugar, hindi kulang, hindi sobra, para ma-achieve natin ang smooth at super stable na boiled icing. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ma-achieve ang tamang pag-build ng sugar. Chef, paano kung sa recipe na ito gusto ko ng white lang or plain? Huwag mo na lang po lagyan ng food color at flavor para plain lang siya. Chef, kailangan mainit ba or malamig na bago ibuhos sa mirang ang boiled sugar? Kailangan mainit na mainit ka bakers, pagkahango natin ito, direct na natin ito ibuhos sa mirang para maluto ang mirang or egg whites. Chef, saan po ba makakabili ng Primera Plibukol? Sa mga baking supplier po mga ka-bakers. Kapag malayo po kayo sa inyong lugar ng mga baking supplier, pwede po kayo bumili online tulad ng Shopee or Lazada. I-search nyo lang Primera Plibukol. Marami pong flavor yan mga ka-bakers. Pwede kayong pumili din ng ibang mga flavor. Chef, pwede ko bang lagyan ng powder milk or evaporated milk ang boiled sugar? No, hindi pwede mga ka-bakers. Color and flavor lang po ang pwede ninyong pang flavoring sa boiled icing. Kahit anong color and flavor po, basta wala lang siyang ingredients na oil. Chef, ano po ba ang dahilan kung bakit bumababa or humihiwalay ang syrup sa boiled icing kapag naresting na? Okay, dahan-dahanin ko lang po sa pag-explain para maintindihan niyo ng mabuti mga ka-bakers. Kaya siya bumababa or humihiwalay ang syrup sa boiled icing mga ka-bakers kapag kulang pa sa luto or kulang pa sa pagpapakulo ang boiled sugar. Once na ibuhos mo ito sa mirang, ang boiled sugar mga ka-bakers na kulang pa sa luto ay hindi siya matutuyo. At yun ang magiging dahilan kung bakit bumababa o humihiwalay ang syrup sa boiled icing kapag kulang pa sa luto ang boiled sugar. Dahil hindi pa siya matutuyo kaya hindi siya stable. Chef, bakit minsan hindi smooth ang boiled icing namin? Mayroong mga maliliit na buo-buo. Okay, hindi smooth ang boiled icing mga ka-bakers pag overboiled na ang sugar. Kapag mayroon na siyang parang sinulid, yan po ay overboiled na. Kapag ibuhos mo ito sa mirang, mabilis siyang matuyo. Kaya yung parang sinulid ay mag-crack-crack. Kaya ang texture ng iyong boiled icing ay parang nahaluan ng breadcrumbs. Hindi siya smooth kapag overboiled na ang sugar. Kaya mahalaga ka-bakers na i-achieve natin ang tamang pag-boiled ng sugar. Hindi kulang, hindi sobra. Ipapakita ko po sa inyo kung paano natin malalaman ang tamang pag-boiled ng sugar. Chef, pwede ko ba itong gawin sa umaga tapos sa hapon ko na lang ipo-frosting? No, hindi pwede mga ka-bakers.
Kapag iris mo siya ng matagal, magiging magaspang ang texture ng boiled icing kapag ginalaw mo dahil sa white sugar na natutuyo. Kaya mas maganda kung sa hapon ka na mag-frosting, sa hapon ka na lang din gagawa ng boiled icing para smooth at high quality ang inyong produkto. Pagkatapos mong gumawa ng boiled icing, i-rest mo lang siya ng sandali at i-frosting mo na kaagad. Dahil kapag ni-rest mo ito ng matagal, magiging magaspang na ang texture ng iyong frosting kapag ginalaw mo dahil sa white sugar na natutuyo. Kaya mas maganda kung sa hapon ka na mag-frosting, sa hapon ka na lang din gagawa ng boiled icing. Okay, after 15 minutes, ito na ang ating boiled sugar, malapot na. Tingnan nyo mga kabakers kung paano natin siya itisting at kung paano natin malalaman ang tamang pag-boiled ng sugar. Okay, pahinaan lang natin ang apoy. Yung pinakamahinang mahina, yung hindi lang mamamatay ang apoy para manatili ang init niya habang imimix natin ang egg whites. Kapag mag-boiled icing kayo mga kabakers, kailangan naka-ready na lahat ang mga ingredients. Okay, tingnan nyo kung paano natin siya itisting mga kabakers. At dito natin malalaman ang tamang pag-boiled ng sugar para makuha natin ang super stable na boiled icing. I-rest muna natin ng 1 minute ang nasa kutsara mga kabakers para kaya natin siyang hawakan. Medyo ingat lang po kayo, baka mahawakan yung mainit pa. Ganito po ang tamang pag-boiled ng sugar mga kabakers. Malapot na malagkit at madulas. Kapag kulang po kayo sa sukat ng water, hindi po siya malapot na madulas. Malagkit lang. Kailangan i-active nyo po ang ganitong pag-boiled ng sugar mga kabakers. Malapot na malagkit at madulas. Dito po natin makukuha ang super stable na boiled icing. 100% wala na po kayong magiging problema sa inyong boiled icing mga kabakers. May isang technique pa po dito mga kabakers para maiwasan natin na ma-overboiled ang sugar. Kapag ganito na siya, malapot na malagkit at madulas, ibig sabihin, ready na itong ibuhos sa mirang. Para maiwasan natin na ma-overboiled, habang papalapot pa lang siya, ibit na natin ang egg white. Para pag malapot at malagkit at madulas na yung boiled sugar, ibuhos na natin kaagad. Huwag nyo nang hintayin yung parang sinulid. Overboiled na po yun. Okay? Okay, dito naman tayo sa mirang. 2 pieces egg whites. Kailangan hindi po luma ang egg na gagamitin natin dito mga kabakers. Kailangan bago para mag-expand siya ng tama. 1/4 teaspoon cream of tartar. Okay, paikutin natin ang mixer ng high speed. Sheep, paano ba malalaman kung ang egg ay bago pa or luma na? Kapag mabilis magkalat ang egg yolk at hindi na elastic ang egg whites, yan po ay luma na. Kapag elastic pa ang egg white at hindi magkakalat ang egg yolk, yan po ay bago pa. 3/4 teaspoon plain vinegar. Ang vinegar at ang cream of tartar ay may acid na nagpapa-stable ng mirang. McCormick lemon flavor. Ito po yung mas nagpapasarap ng ating boiled icing mga kabakers. Napakahalaga po ng McCormick lemon flavor sa boiled icing. 1/2 teaspoon McCormick lemon flavor. Ang McCormick lemon flavor at ang plain vinegar ay nagre-remove ng amoy ng egg at perfect combination sa boiled icing. At ang McCormick lemon flavor ay nagpapasarap at nagpapabango ng ating boiled icing mga kabakers. Sheep, saan po ba makakabili ng McCormick lemon flavor? Sa mga baking supplier po mga kabakers, pero kapag malayo po kayo, pwede po kayo bumili online.
Okay, kapag ganito na po siya, mabula na, pwede nyo nang ihalo ang McCormick Lemon Flavor at Plain Vinegar. Okay, kapag ganito na siya, pumi na, pwede nyo nang ihalo ang boiled sugar. Hinaan nyo lang ng konti ang mixture para hindi magkakalat sa bowl ang boiled sugar. Okay, ibuhos natin ang dahan-dahan. Huwag damihan, huwag iubos ka agad. Kailangan dahan-dahan lang para mahalo ng mabuti. Okay, i-mix po natin ito ng high speed hanggang sa mag-steep bake. Huwag po kayong mag-alala sa overmix dahil wala po itong overmix. Habang patagal ng patagal mo siyang pinapaikutan ng mixer, ay mas lalo siyang mag-i-stable. Okay, habang mini-mix natin ito, pag-usapan muna natin yung hand mixer. Kapag 250 watts power po yung hand mixer nyo, basta branded, kaya niya ang 5 pieces egg whites boiled icing. Kapag soft fake merang lang po yung imimix nyo, yung ihahalo sa batter ng chipon, kaya niya po ang 14 pieces egg whites 250 watts basta branded na hand mixer. Kapag 180 watts power po yung hand mixer nyo, basta branded, kaya niya po ang 4 pieces egg whites boiled icing. Kapag 80 watts yung hand mixer nyo, basta branded, kaya niya ang 2 pieces egg whites boiled icing. Kapag yung hand mixer nyo, yung nabibili sa online na tag 100 plus yung price, hindi niya po kaya ang boiled icing. Dahil mabilis siyang uminit at mainit pa ang boiled icing, hindi pa mag-stiff bake yung boiled icing, masusunog na po kaagad yung hand mixer nyo. Abangan nyo po ang next video ko, mga kabakers. Pag-usapan natin ang oven, kung paano nga ba natin malalaman kung nakatipid ba tayo or nalugi ba tayo sa gas or kuryente sa ating mga binibake. At isishare ko din sa inyo kung paano malaman kung high quality ba ang ating oven. Okay, tanggalin lang po natin yung gilid at ilagay natin sa gitna para mahalo lahat. Okay, paikutan ulit natin ng high speed hanggang sa mag-steep bake. Sheep, stable pa rin po ba itong boiled icing kahit sa malayong lugar namin i-deliver yung cake? Yes, stable siya, kabakers, at kapit na kapit. Okay, ito na po ang ating boiled icing. Steep bake na siya. Napakaganda po ng ating boiled icing, mga kabakers, at napakabango. Again, wala po itong overmix dahil habang patagal ng patagal mo siyang pinapaikutan ng mixer, ay mas lalo siyang mag-i-stable. Kapag gusto niyo po ng mas matigas pa dito na boiled icing, mga kabakers, kapag ganito na siya, stiff bake na, mag-add lang kayo ng 1/4 cup powder sugar at i-mix nyo ulit hanggang sa maging smooth. Yan po ay mas matigas pa dito na boiled icing. Pero kapag choco moist cake naman po ang poprostingan ninyo, mas mabuting wag na lang po kayong mag-add ng powder sugar kasi mas magiging sweet na siya. Pero kapag chiffon cake naman po ang poprostingan ninyo, pwede po kayong mag-add ng powder sugar. Napakasarap po nito, mga kabakers. Sana'y magawa nyo rin po ang recipe na ito para matikman nyo din kung gaano siya kasarap. Ito ay subok ko na po sa marami ng taon. Kapag overboiled na po ang sugar, mga kabakers, parang mayroon na siyang sinulid. Huwag nyo na pong hawakan. Mainit po yan. Parang plastic na natunaw. Dikit na dikit. Mag-add po kayo ng water kapag overboiled na ang sugar para maging malabnaw siya ulit.
at tuloy lang sa pagpapakulo hanggang sa maging malapot na malagkit at madulas. Okay, ang lahat po ng tekniko sa boiled icing mga kabakers ay nandito na sa videong ito. At lahat po ng mga katanungan nyo sa akin doon sa Facebook ay sinagot ko na po dito mga kabakers. Pag-aralan nyo na lang po or i-memorize nyo ang lahat ng nakikita at naririnig nyo sa videong ito mga kabakers. Okay, hanggang dito na lang po. Kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga recipe. Maraming salamat. God bless all. Happy baking.